Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa multo, mga aswang, tikbalang, tiyanak? So, itong mga ano mga kaibigan, mga itong mga multo, mga tiyanak, mga tikbalang, mga kapre. So, parang ano, hindi pa talaga ako na ano dito, na niniwala dito kasi so, kasi hindi ko pa ito nakikita sa personal eh. Yung actual talaga, so, mga kwento-kwento at na ano na narinig ko lang ito sa mga ano, sa mga haka-haka, mga chismis. So, pero itong multo mga kapatid, so, nakita ko na ito, matagal na ano, na ilang beses ko na itong nakita ang mga ano, ang mga multo. Pero ano bang sinasabi dito sa Biblia tungkol sa mga laman lupa at itong mga multo? So, malalaman natin ngayon kung ito ba ay totoo. O ano lang, ito ay ano lang kagagawan lang ni Satanas. So, mula ka isa yung araw mga kapatid, kung bago ka pa lang sa channel niya at trip niyo mo ang ganitong klaseng channel niya, ay mag-subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa mga video na i-upload niya. Sa mga video na laging upload niya araw-araw, at huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko, Pinoy Mister Channel, at huwag mo na rin at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong reaction video na i-upload ko araw-araw. Oy, marami nang dadagsa na naman sa ano sa cemeteryo mga kapatid, kasi ano na malapit na Halloween. Oh, ano naman ito, mga hindi maiiwasan ng mga kwentong katatakutan, mga kwentong kababalaghan, mga tungkol sa kwento mga tiyanak, mga aswang, mga kapre, mga tikbalang. So, ano natin, lilinawin natin ngayon at papanoorin natin tong video ngayon ni sa yung araw kung ano ang sinasabi patungkol sa kanila. So, huwag na nating patagalin pa mga kapatid, simulan na natin. Aswang, tikbalang, mapulak sa mga bagay na naglitna sinasabi ng Biblia patungkol sa mga ito. Ano ang katotohanan sa likod ng misteryo ng mga bagay na ito? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Espiritualismo, ano nga ba ito? Ano nga ba ang mayroon sa spiritual world? Marami ang mga nagdi-deny na may mga espiritu, mga kaibigan, na pwede makipag-communicate sa mga tao. Kung sino ang mga nagdi-deny na mga ito, ay kailangan pa nila ng investigasyon at facts na base sa science na mayroon ng supernatural agencies. Kung ating makikita, mga kaibigan, sa ating pamayanan, saan ka man tumako dito sa Pilipinas, ay may mga tao na nagpapakita ng mga mirakulo. Pagkatapos, mga kaibigan, ay may mga kwento-kwento ng mga supernatural beings na misteryosong nag-iiba ng anyo. Kung ating mapapansin, mga kaibigan, ang spiritual world o spiritual, mga kaibigan, na pinapanggit sa konteksto ng spiritualism, ito, mga kaibigan, ay religious in nature. Maraming mga tao ngayon na kung saan nais nila ang mamahal nila sa buhay na una nang pumanaw, dahil naniniwala sila na sila ay pwedeng kausapin. Ang tanong ay, ito ba ay may katotohanan? Ano ang binabanggit ng Biblia patungkol ito? Ito ba talaga ang espiritu ng mga taong namatay? O ito ang espiritu ng Diablo? Sila ba ay good? O sila ba, mga kaibigan, ay evil? Ang Biblia, mga kaibigan, ay hindi naging tahimik sa pagkakataong ito. So ating titingnan, mga kaibigan, ano nga ba ang binabanggit ng Biblia patungkol sa pagkakataong ito? Hebrews 1:14, binabanggit dito, mga kaibigan, "Are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation?" At binabanggit, mga kaibigan, sa Revelation 16:14, o Pahayag 16:14, "Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparaunan nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tinanin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos ng mga pangyarihan sa lahat." Oo, mga kaibigan, sila ang mga espiritu ng demonyo. Hindi sila ito yung mga tao na namatay. Pagkatapos, mga kaibigan, ay mamahal natin sa buhay na nagpaparamdam sa atin.
ay iwala sa mga pangako ng ating Panginoon na mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan. Kung ating mapapansin kasi mga kaibigan, binabanggit sa Ecclesiastes 9 verse 5 to 6, alam ng buhay na siya'y mga patay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman, wala na silang pag-asa. Ito na nga ang sinabi ni ano ni sa iyong araw. So ito talagang anong mga multo, hindi talaga ito yung mga kamag-anak mo yung namatay. Sila yung mga ano, mga espiritu ng demonyo. Ito na nga. So pasensya na kayo mga kapatida kung nagano may mag-text sa ano sa cellphone ko kasi online kasi ito eh. So inopen ko yung data ko. Eh, nag-online ito, ang ginawaan ko ng reaction video, nag-online YouTube ako. Hindi ko ito download kasi ano eh nag-bisyo yung ano yung downloader eh. Hindi ko siya ma-download kaya dito na lang nag-open na lang ako sa YouTube. So siguro nag-text siguro siya dahil ano malapit na akong ma-expire. So araw-araw na akong nagano mga kapatid, 50 lang ang ano ko ang niloload ko sa cellphone ko para lang maka-download ng mga video para makagawa ng mga reaction video. So para lang ito sa mga mahal kong mga viewers diyan para mag-enjoy naman sila sa panonood sa aking mga reaction video para lang makagawa ako ng vlog ng mahaba. So tiis-tiis lang talaga tayo mga kapatid at maging mag-grow up din ang ating channel. Okay, so tuloy na natin. At nakakalimutan ng lulusan, nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkaigit. Ano ba't wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo? Oo mga kaibigan, ang mga tao na matay na ay wala nang alam. Wala na silang pag-iisip at wala na rin silang pakiramdam. Wala na silang emosyon at wala na silang alam. Kaya naman mga kaibigan, ating makikita na ang mga tao na nagpaparamdam sa atin, na nararamdaman natin, ay hindi sila ang ating mga kamag-anak na namatay, kundi sila ay espiritu ng demonyo. Dahil gustong ipakita ni Satanas na mayroong espiritu na pwede mong kausapin ng mahal mo sa buhay upang ikaw ay sumangguni hindi sa ating Panginoong Diyos, kundi ikaw ay sasangguni sa Diablo. Kasi itong mga kapatid, itong naniniwala ng mga ganito na yung namatay daw ang kanilang mga kamag-anak, namatay lang kamag-anak tapos nagpaparamdam daw sa kanila, nakita daw nila ang kanilang ano, ang kanilang ina, yung ilang kanilang lola, yung mga kapatid, halimbawa, namatay ang kanilang mga lola, mga kapatid, yung mga ama nila. So ito daw nagpapakita sa kanila. So disclaimer lang to sa mga ako ay isang Katoliko mga kapatid pero hindi talaga ako naniniwala dito sa mga ano mga multo-multo. May ano ako na may experience na ako sa multo pero hindi ko talaga confirm na siya talaga 'yon. Na siya talaga 'yon. Nakita ko lang kasi alam niyo na mga kapatid si Satanas sa mga demonyo mapanglinlang eh. Mapanglinlang sila mga kapatid kung magpapalinlang kas kanila ginagawa nila 'yon para pa ano pasinungalingan ang nakasulat sa Biblia. Kasi itong si Satanas eh, itong mga demonyo, galit sila ito sa ano, sa Biblia. Kaya ano, natutuwa sila kapag maraming tao ang hindi naniniwala sa Biblia, lalo na yung mga Biblia pinupunit nila na iyon ng Diyos, minamak nila at inunsulto nila. Natutuwa itong mga demonyong ito. Alam niyo ba mga kaibigan, ng Spirit of the Glass, ang channeling na tinatawag, ang mga mahika, bolang kristal, ito mga kaibigan, ay hindi sa kapangyarihan ng Diyos, kundi ito ay kapangyarihan mga kaibigan ng Diablo. Kaya kung tayo ay sumangguni sa kanila, sa mga mangkukulam, albularyo, ay tayo ay lumalapit hindi sa ating Panginoon, kundi tayo ay lumalapit sa Diablo. Dahil kung ating mapapansin mga kaibigan, maging si Satanas ay kayang-kaya niya na mag-anyong anghel alang-alang na tayo ay mawala sa landas ng ating pananampalataya sa Diyos. At kung ang ating Panginoon mga kaibigan ay nakikipag-usap sa atin, ang mga espiritu mga kaibigan ay kaya din nila magkipag-usap sa atin sa pamamagitan ng spiritualistic media ng mga espiritu
ng demonyo sa pamagitan ng mga kaibigan ng Chanely, walang kristal, pangkukulam, at marami pang iba. At kung ating mapapansin mga kaibigan, may kwento sa lumang tipan patungkol mga kaibigan sa bagay na ito. Dahil noong si Saul mga kaibigan, ay hindi niya alam ang kanyang gagawin. Siya ay humiling na makita ang namatay ng propeta na si Samuel sa pamagitan mga kaibigan ng paglapit sa isang mangkukulam upang kausapin ang kaluluwa daw ni Samuel. Kaya naman mga kaibigan, si Saul ay hindi kailanman makakapunta sa langit dahil siya ay kinurs ng ating Panginoon na imbes na lumapit siya sa Panginoon ay lumapit siya sa espiritu ng demonyo. At binabagit mga kaibigan sa Revelation o sa Pahayag 21 verse 8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapit at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, binabagit na dito mga kaibigan sa Revelation 21 verse 8, but the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, ito mga kaibigan ay tumutukoy sa witchcraft o pangkukulam o spiritualism, ang mga idolaters, lahat ng sinungaling o liars, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Ito mga kaibigan ay tumutukoy sa impyerno. Ang mga tao mga kaibigan na nagpra-practice ng witchcraft at sumasangguni sa mga witchcraft, astrologers, at rin mga kaibigan sa mga manghuhula, tarot cards mga kaibigan, ay ito ay hindi kapangyarihan mula sa Diyos, kundi ito mga kaibigan ay kapangyarihan na buhat sa Diablo. Leviticus 19 verse 31, huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo'y ituturing naman ni kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Oo mga kaibigan, binabanggit dito, hindi lamang mga kaibigan ang mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay, kundi ang mga tao mga kaibigan ng manghuhula ay wala silang karapatan sa langit na bayan dahil sila mga kaibigan ay nagpasakop hindi sa kapangyarihan ng Diyos, kundi sa kapangyarihan ng demonyo. At kung ating mapapansin mga kaibigan, gaano kalala ang espiritualismo sa huling mga kapanahunan. 1 Timoteo 4 verse 1, ito ang sabi ng Panginoon patungkol sa espiritualismo sa huling kapanahunan. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapaglililang na Espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Oo mga kaibigan, binabanggit dito mga Itong katuruan ng mga demonyo, ng mga witchcraft nga, yung pangkukulam. Ito, hindi yan tinuro ng Diyos sa atin. Yan ay black magic yan eh. Kasi alam mo, kapag marunong kang mag-magic, marunong kang mag-magic at meron kang nasisilos ng tao, kunwari, meron kang kagaling ng tao, siya ay kukulamin mo. So, siya ay magkasakit. Ano, nasusukan ng mga mga insekto diyan. Ito maglulubo ang kanyang tiyan. Hindi yan tinuro ng ating Panginoon Diyos na ganyanin mo ang kapwa mo. Yun ay katuruan ng isang demonyo eh. Kasi black magic yan eh. Ito namang sinasabi sa Biblia na kapag namatay ang isang tao ay dalawa lang ang mapupuntahan niya, doon sa Hades at sa langit. So, kapag namatay siya, hindi na siya maiiwan dito sa lupa. Yung espiritu niya ay, kung masama siya, doon siya sa Hades. Kung mabuti siya, doon siya sa langit. Tatanggapin siya doon ng langit, hindi na siya dito maiiwan sa lupa. Kung mapupunta na lahat, kung pagnamatay ang tao, pagpupunta na lahat sa langit, ano pa daw ang sinasabi sa Biblia na ikalawang judgment day, yung niya. Itong mga kaluluwa, ito ay naiwan kasi ito sa katawan ng tao eh. Iwan ito sa katawan ng tao, pagpatay na siya. At itong mga alaala niya,
yung mga lahala niya ay naiwan pa dito sa lupa, pero yung kaluluwa niya ay naiwan sa katawan niya doon sa ano, sa cementerio. So at sabi nga nila parang ang tao pag namatay parang natutulog lang, pero yung mga ano niya, yung mga yung tinatanpan ang diwa niya ay doon pa no, ang diwa, yung diwa natin yun ay papunta sa ating Diyos Ama, kukunin yun ng ating Diyos Ama. Pero ang kaluluwa natin, so kung hindi pa tayo talaga tanggapin doon sa langit o sa lupa, maiwan pa lang daw sa ano, sa katawan natin. Yun ang sabi sa ano, sa Biblia. Sa 1 Timoteo 4:1, na sa huling mga kapanahunan ay ang mga tao ay hihiling ng katotohanan, hindi sa banal na kasulatan, kundi sa mga tao, sa espiritu ng demonyo, ang espiritu ng espiritualismo. At ito ang sabi ng ating Panginoon. Ito ang kanyang sinasabi sa 2 Thessalonians 2:3 at 2 Thessalonians 2:8-10. Huwag kayo magpapagaya kanilaman sa anumang paraan, hindi darating ang araw ng Panginoon hanggang di pa nag-alanap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa katamakan. Verse 8, malalampag na ang suwail, ngunit pagdating ng Panginoong Hesus, papatayin niya ang suwail. Bubugahan niya ito ng hininga mula sa kanyang bibig at pupuksain sa pamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. Verse 9, paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri, mga panlinlang ng mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pantaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Oo mga kaibigan, pinabanggit dito ng ating Panginoong Diyos na sa huling mga kapanahonan, marami ang hindi tutugon sa kapangyarihan ng ating Diyos. At marami ang tutugon mga kaibigan sa kapangyarihan ni Satanas, dahil sila mga kaibigan ay ayaw nilang magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya naman mga kaibigan, sila ay nagpasakop sa kapangyarihan ng Satanas. Dahil dalawa lang naman mga kaibigan, kung wala ka sa Panginoon, ay nakisatanas ka. Kung hindi mo pinili ang Diyos, and by default, ikaw mga kaibigan, ay nakisatanas. Kaya kung hindi mo pinili mga kaibigan ang ating Panginoong Diyos ngayon, pinili mo mismo ang tiyablo at gagamitin ka ng tiyablo sa kanyang kapangyarihan at ikaw ay mawawala sa landas. Ngunit ito mga kaibigan ang good news sa atin ng ating Panginoon. Kailangan natin itas mga kaibigan kung itong espiritu man na ito ay buhat sa ating Panginoong Diyos. Isaiah 8:19-21, kapag may nagsabi sa inyo, sumangguni kayo sa mga espiritu ng mamatay at sa mga manghuhula. Hindi ba dapat sumangguni ang mga tao sa kanilang Diyos at patay para sa mga buhay? Ganito ang inyong isasagot, nasa inyo ang aral at tagumpili ng Diyos. Huwag kayong makikinig sa mga sumasangguni sa espiritu, ipapahamak lang kayo ng mga iyon. Verse 21, maglalakbay sila sa lupain, napagod na pagod at gutom na gutom. Magwawala sila dahil sa gutom at susumpain ang kanilang hari at ang kanilang Diyos. Titingala sila sa langit. Mga kaibigan, ayaw ng ating Panginoon na tayo ay sumangguni sa mga espiritu ng tiyablo, ang espiritu ng panghuhula at pangkukulam, dahil nais ng ating Panginoon na tayo ay makapiling niya sa langit na bayan. Kaya naman, kung tatanungin niyo ako kung may katotohanan ba ang pangkukulam, panghuhula, tikbalang, tiyanak, aswang at marami pang iba, ang sagot dyan mga kaibigan ng Biblia ay oo. Pero hindi sila ang mga espiritu ng ating mga namatay na mga kaibigan, kundi sila ay espiritu ng demonyo. Kaya naman mga kaibigan, ito ang huling sandata natin laban sa espiritu ng tiyablo. Efeso 6:10-12, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng tiyablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga kalapamahala na kadiliman umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid. Oo mga kaibigan, ating isuot ang buong baluti, ang buong sandata ng ating Panginoong Diyos. Ano-ano nga ba ito?
Ephesians 6 verse 13 to 16. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pagkipaglaban pagdating ng araw na sumasalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis inyong payuhang ang sinturo ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng kapwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiginganda sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat na nagliliyab ng palaso ng tsablo o umakaibigan. Kailangan natin isuot ang buong armor ng ating Panginoon dahil ito ang kinakailangan natin sa ating pakikipaglaban sa kapangyarihan ng Espiritualismo, sa kapangyarihan ng tsablo upang hindi tayo malimlang niya at tayo ay mapunta pa rin sa landas ng buhay na walang hanggan. Buhay ng Diyos at salamat kaibigan sa iyong panunood. Well, hindi ko alam tong ano yung itong sabi-sabi daw nila na itong agimat daw ay napaka-effective daw pag inorasyonan. Hindi ko alam kung galing ito sa ano, sa demonyo o sa Diyos. Pero kung kahit ano pa niyan mga ano, kahit ano pa niyan pandepensa mong mga kapatid, kung gagamitin mo yan sa ano, sa kasamaan, eh siyempre na napapasa sa ilalim ka sa kapangyarihan ng Diablo. Pero kung ang pandepensa mo ay gagamitin mo yan sa kabutihan o pagtanggol sa mga naapi, siyempre na nasa kapangyarihan ka ng ano, ng ating Panginoong Diyos. Kasi ano eh, dito sa mundo natin, pero marami na ditong mga ano, marami na itong mga extraordinaryong mga tao. Yung marami ng mga malalakas, mga magic. So, hindi ko alam kung ginagamit nila yon sa kabutihan o sa kasamaan. So ako, meron akong konting abilidad, pero ano, ginagamit ko lang yan sa ano, sa protection ko sa sarili, at ginagamit ko yan sa pagdepensa sa aking pamilya at ano, at depensa sa mga naapi. Kasi ano eh, so kasi bigyan yan sa atin ng Diyos eh. So, itong ating mga ano, pandepensa ay hindi yan dapat ano, ipinanakit sa mga tao. Okay, so ito na itong topic natin ngayon. Napaka-interesting mga kapatid, itong sabi ni sa iyong araw. Okay, na ano daw ito, itong mga multo, hindi ito totoo, mga lamang lupa, itong mga kapre, aswang. Hindi ito totoong ano sila, itong multo. Kung mayroong mang multo, okay, kung mayroong mang hindi itong multo, kung totoo man to, ito ay ano, ito ay sa kapangyarihan ng Diablo. Ito namang aswang, itong mga tiktik, mga ano, mga tikbalang, mga kapre. O kung totoo man to, yun ay ano pa rin sa mga ano pa rin sila to, mga Diablo pa rin sila ito. O kaya sila ano eh, kaya sila makapangyarihan eh. O ano ito, mga dati ito mga anghel na sumama kay Lucifer dahil gusto nilang maghari sa langit. O nagalit ang Diyos sa kanila kaya may tinatawag na digmaan sa langit at natalo sila ito at dito sila tinapon sa mundo. Ay ito, naghasik sila ng lagim. Dito na sila nagkukunwari silang multo, mga tikbalang, mga aswang. Ito na nga nagtuturo sila sa mga tao ng mga black magic. Ito na nga. Okay, so salamat sa inyong ano mga kapatid, napaka-interesting topic ng kwento na ng binigyan natin ng reaction video natin ngayon, at maraming salamat sa inyong panonood at makita-kita tayo sa susunod nating reaction video mga kapatid. Okay, so magpapaalam na ko at mag-iingat kayo palagi. Peace out.